Laglagan malala, grabing salpukan, mapapanganga na naman ang mga Indo teams sa ganitong klase ng mga laban na ipinapakita ng ating mga koponan. Pero ito kabatang nandito, nga pala yung tila mga nagsasabi na ito di umano ang patunay na tama ang desisyon ng Echo na bitawan na nga ng tuluyan si Yowie at mag-focus na lang muna kay JP dahil alam nilang mas magagamit nila ito. Dito na rin ay ating pag-usapan yung patungkol sa kung sino ba itong si JP para na rin malaman ng mga baguhan na ang inabot na lang talaga ay si Yowie. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo. At ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan. Tara! Unang-una pag-usapan natin sino ba itong si JP. Ay, siya lang naman si JP Gonzales de la Cruz at siya ay tubong kabanatuan at ang kanyang karawan ay October 22, 1998. Ibig sabihin kasalukuyang 25 years old na nga itong taong ito. At alam nyo ba na bago pa maging isang rumor itong si JP abay nakilala na siya noon bilang isang magaling na assassin user, yung tipong yung Fanny ang isa sa mga nagagamit niya noong mga naunang season. At alam nyo ba, MPL Season 1 pa lang ay naglalaro na itong taong ito at kasakasama niya o kasakasama siya sa koponan na DD No Limit pero maalat ang pwesto nila noong mga panahon na yon. Pero pagsapit ng MPL S2 lumipat, itong si JP sa koponan na Archangel WM, kasama niya dito sina Exhort at Coach Panda. Pero kahit nagpalit na siya, ng team noon ay 7th place pa rin ang nakukuha niyang rankings sa MPL. Kaya sa pangatlong pagkakataon, MPL S3 muli siyang naghanap ng panibagong team at napunta na siya rito sa No Limit, kasama na rito sina Kel VJ at Raflicia. Alam nyo ba na dumaan lamang sila noon sa qualifiers at mula sa quali, nagdire-diretso sila sa mismong MPL at dito na sila kinuha ng Bren para gawing Bren No Limit dahil allowed pa nga noong mga naunang season na magkaroon ng sister team. Natapos noon ang MPL S3 na nakapwesto pa rin sila sa 5th place pero dito na pumasok ang MPL Season 4 na kung saan nagdatingan na rin ng malalakas na players na kagaya ng VWS noon na mula qualifiers ay nagdire-diretso papasok ng playoffs. Pero sa mga hindi nakakaalam, S4 na rin pinagbawal ng bunto ng paggamit ng pangalan na Bren No Limit kaya sila ay nagpalit noon bilang Sun Sparks sa S4. Dito natin nakitang mag-init talaga ang koponan nitong si JP, yung tipong kahit pa top 1 ng Onyx PH noong season na yon, habay nagawa pa rin nilang talunin ng mga ito sa Grand Finals. At sa mga nakakaalala, ito yung binabasag na lang ng Onyx PH ang base nitong Sunsparks, pero nag-arrival si Raflicia sa tore dahilan para mapigilan itong Onyx at nanalo pa nga sila ng dahil sa Winions. At dahil itong si JP at ang kanyang team ang naglaro sa Grand Finals, abay sila rin yung nagrepresent ng MPL PH sa M1 na kung saan natapos nga ang tournament na ang nakuha lang nila ay ang 5th place sa rankings. Pero pagkatapos ng MPL S4 at sumapit na nga ang MPL S5, abay dumating naman itong si Kiluwash sa kanilang koponan dahilan para mas lumakas itong Sunsparks. At dito ay nakita naman natin ang pinakaunang back-to-back champion ng MPL PH sa pangunguna siyempre itong si JP matapos na naman nilang talunin ang Onyx PH sa Grand Finals. At alam nyo ba na maglalaro sana itong sina JP sa MSC 2020? Ang kaso nga lang talaga na-cancel nga ito ng dahil sa pandemic. Pagkatapos ng season na yon ay sumapit na nga ang MPL S6 at dito kabatang tuluyan na silang kinuha ng Aura PH pero dito na rin nag-umpisang umalat ang karera nitong si JP. Hanggang sa sumapit ang MPL S7, nag-top 1 pa sina JP noon sa regular season pero pagtungtong nila sa playoffs ay dito nakapag-higante sa kanila si Kel BJ dahilan para matapos ang kanilang MPL run sa 3rd place. At ito na rin ang pinaka naging huling season ni JP, ang MPL S7 na kung saan pagkatapos nito ay nag-anunsyo na nga siya na magre-retiro na at magpo-focus na lang muna sa paggawa niya ng content at pagla-livestream maging ang pagiging active player noong mga panahon na yon.
hanggang sa dumating yung puntong nawala ang aksi kabatang at dumaan ang MPLS 8 at S9 na siya nga ay retiro. Abay dito, niya unti-unting napagdesisyonan na bumalik ng muli sa prosin. At syempre, hindi mo rin naman may tatanggi na nakatulong ang asawa ni JP na si Madam Mitch, kaya naging madali para sa kanya na makabalik sa prosin dahil dumaan muna muli itong taong ito sa MDLPH. At dito sa pagdaan niya sa MDL ay nakakuha na nga agad ng kampiyonato itong si JP hanggang sa tuluyan nangang umabot sa puntong unti-unti na siyang iniaangat ng eko sa MPL. Nag-antay rin naman ng dalawang season sa MPL itong si JP bago pa siya tuluyang makapasok sa main 5 at ang MPL S12 ang pinaka naging oras niya para patunayan ang sarili. Alam naman nating hindi naging maganda ang kanyang naging paglipat sa MPL, pero dito ay unti-unting pinatunayan ni JP na hinding-hindi pagsisisihan ng kanyang koponan na siya ang pinili ng mga ito para sa main 5. Dumating pa sa puntong natalo ang Echo at hindi nakapasok sa M5 na ang punong-puno ng sisi ay walang iba kundi si JP, at dito na nga nabuo yung term na kasalanan ni JP, kaya nagkaganito ang koponan na Echo. Pero ngayong season 13, hindi nawala ang mga doubters niya na siya namang ginawang motivation lalo ni JP hanggang sa maihatid na niya mismo ang kanyang koponan sa pinaka-inaasam-asam nilang MSC 2024. At paniwala ka man o sa hindi, sobrang bait nitong taong ito kabatang, at masasabi ko ring humble talaga siya kahit ano man ang makuha niyang achievements. Pero yun na nga, dumako na tayo sa usapang AP Bren versus RSGPH. Laglagan nga kabatang na kung saan alam natin na kung sino ang mananalo rito, abay syempre sila ang isa pang lilipad papunta sa Riyadh para sa MSC 2024. Dito ay ito na yung punto na sobrang maiiyak ka talaga kung ikaw ay nasa katayuan ng AP Bren o ng RSG tapos kayo ang natalo. Abay sobrang sakit nito kabatang, dahil isang hakbang na lang sana na bulilyaso pa. Kaya nga kung inyong matatandaan noong nagpahinga si DK sa MPL, bay alam nyo bang dahil rin sa kanilang naging pagkatalo sa lower bracket sa mga kamay mismo ni Carl TC, dahil isang panalo na lang rin sana yon na kapag M4 na sana siya. Kaya nga sobrang laking epekto nito kay DK, pero mabuti na lang nagawa pa rin niyang makabalik sa kabila ng mga nangyari. Napunta pa siya sa Malaysia, pero mabuti na lang hindi nawala yung laro nitong taong ito. Pero dito sa game nilalaban sa Bren, abay nakita natin na talagang bigay lahat ng magkabilang koponan, yung tipong halos all out manala sa draft at sa tapang at pakikipagbatuhan ng mga skills. Dito mo makikita na grabe pa rin talaga itong RSGPH kahit pa alam nating nawala si Eman, pero nag-step up naman talaga itong si Jose at kitang-kita ito ng marami. Sobrang aggressive nitong RSGPH, lalong-lalo na nung game 1, yung tipong gugulatin kanila sa bigla ang team fight na ang kasunod uubusin na lang nila ng tuluyan ang mga players nitong AP Bren. Pero syempre nandun ang pusong kampiyon nitong AP Bren na kahit anong bato man ang ginagawa ng RSGPH ay tila nagagawan pa rin nila ng paraan para mabaliktad ang laban. Sa game 2 at game 3 halos lumalamang parating RSGPH sa kanila, laban sa kanila, pero yung AP Bren talagang makikitaan mo na hindi sila papayag na mamain na lang sila nitong RSGPH dahil parating may pangbawi ang mga ito sa ginagawang aggressive na playstyle ng RSG. Pero ganun pa man, sa pinapakita ng ating mga teams ngayon, malamang sa alamang may mga kinakabahan ng mga koponan mula sa Indo, dahil grabe, mas dumoble ang lakas ng ating mga koponan. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa laglagang naganap sa pagitan ng RSG at AP Bren. Ito na ang tunay na laban, ang Grand Finals na sobrang kaabang-abang. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah.